mga kaibigan na magsasaka. Ang ating talakayin ngayon ang isang materialis na kailangan sa pag-mix ng organic fertilizer. Nung una, tinitingnan natin ang lupa na maging buhaghag doon sa taniman natin ng gulay, para ang ating taniman ng gulay ay siguradong buhaghag ang lupa. Ngayon itong isang material na ito ay galing sa sudas ng niyog, yung galing sa coconut na sudas. Ibang mga materialis sa paggawa ng organic fertilizer, kagaya ng iti ng manok, sikindang, yung mga tae ng bulate, ikuan muna natin is na sudas ng niyog. Pero bago natin i-mix, alam natin na ang sudas ng niyog ay acidic, baka makaapekto sa ng gulay. Ngayon, para pagkuha ng acid ng sudas ng niyog, ibabad natin sa tubig para ito'y ang acid makukuha. Isang araw siguro ang pagbababad dito sa tubig para ang acid ay makukuha doon sa kuha natin. Dalawang sako doon sa tubig. Ibabad natin ng isang araw para sigurado ang acid makukuha. So, Tim, ilagay mo na doon. Talian mo muna ang isang sako at ibabad. Sige. Dapat di nakalutang. Makuha ito, sir. Pangalawang materialis na gagamitin natin sa pag-mix para taniman ng gulay na hindi mabuhaghag ang taniman, hindi buhaghag ang lupa, isang materialis galing sa vermicast, yung tae ng bulati. Ngayon, itong vermicast, pakita natin, tae ng bulati. Bulati. Masyadong itim. Pero may halo na yan ng as ng kuan rin. Ito na naman ang isang materialis na galing sa chicken dung. Ito ang ihahalo natin doon sa sudas, vermicast at sa chicken dung na kailangan sa pananim ng ito. Namang lugar na ito ay sa Pigire namin. Ngayon, limang taon na ito na Pigire, hindi pa kinukuhaan ng tae ng baboy na pwedeng gamitin natin sa organic fertilizer. Ngayon, dahil pwede na makuna natin, ito na ngayon isang materialis na potensyal para ihalo natin sa ibang materialis na pinakita ko. Ito ang organic na galing sa tae ng baboy.
limang taon na ito at ngayon lang kinukuha. Ito naman ang isang lupa sa mga dahon ng kawayan. Nabubulok na dahon ng kawayan. Ito naman ang isang materialis na ihalo namin doon sa ibang materialis na organic na mga lupa, tayo ng baboy, tayo ng manok, nikas, para maihalo namin. Pinakita naming apat na materialis na imimix namin sa paggawa ng compost fertilizer na ilagay namin doon sa na-prepare namin na mga area na taniman namin ng ampalaya. So, hindi madali lang na pagkatapos ng pag-prepare ng lupa doon sa taniman na galing sa palayan, tamnan agad. And pinakuan muna namin ng ilang linggo bago namin taniman ng mga buto ng ampalaya. Yun na ang pinakita namin na mga materialis para ha, para sa taniman ng mga gulay na piniprepare namin. So, itong kasama namin na si Magsasaka Artemio Mendoza, ito ang magsasaka dito na tinuruan natin paano pagtanim ng matabang gulay. Ito na ang kain ng episode natin. Abangan natin sa sunod na episode na hinahalo natin ang apat na materialis na galing sa chicken dung, galing sa tae ng baboy, limang taon na naka-standby tae ng baboy. Pagkatapos, ang isang materialis pa natin, yung binili natin ng vermicast, tae ng bulati, at saka yung sawdust galing sa niyog na inilagay natin muna sa tubig. Binabad natin for 24 hours para makuha yung acid. Bye-bye. Bye-bye.